What's up mga kababayan? Siya mga kababayan, nakaka-out ko lang galing sa trabaho. Dito ako sa kwarto namin. 8:30 dapat ako pero nag-cutting ako eh. Nag 7:30 lang ako kasi try ko mag daily video vlog. Ngayon kukwento ko sa inyo yung mga nangyari sa akin sa maghapon tungkol sa trabaho tsaka sa mga nangyari sa akin ito mga nakarang araw mga kababayan. Siya pupunta tayo sa B1 doon sa may canteen. Bibili ako ng tinapay. Kasi ayun yung kinakain ko talaga. Pagkagabi ito, tinapay lang ako. Pero pag may minsan, nagkakain talaga ako ng kanin. So ako lang dito sa kwarto namin. Yung iba nasa labas. Yung iba may overtime. Yung kwarto namin mga kababayan. So bakit ko pinapakita rin yung loob ng kwarto namin mga kababayan? Kasi hindi ko kinakahiya kung ano meron kami rito sa loob. Kasi hindi naman lahat. May ilan na mga OFW na, alam mo na, hindi sila nag-video kung ano yung itsura ng kwarto nila. Parang medyo nahihiya sila. Pero ako, hindi ko nahihiya mga kababayan. Ito yung bed ko mga kababayan. Diyan ako natutulog. So tingin ko yung mga ibang OFW dito sa Taiwan na makaka-relate yan mga kababayan. Mostly kasi dito sa tulugan namin dito sa Taiwan is a double decker. So, yan. Uchiha nga pala ako. Ito mga kababayan, binilang ko yan. Oh. Ninyo? Bago akong maka 1,000. 667, 669. Yan, that's... Yan, 1,000 subscribers. Last week yan, mga kababayan, binilang. So mga kababayan, kuha lang ako ng barya. Pupunta tayo doon sa canteen. Para bibili tayo ng ano. Yan nga, garas sa tinapay. Wait lang ha. Wait lang. So yan, libre na nga tayo rito. So tara, mga kababayan. Tayo sa canteen. May tayo ng elevator. So yan, dito kami sa elevator. Sa Mibon. Let's go! Parang syunga-syunga na naman ako nito mga babae. Sasalita na naman ako mag-isa. Yung talaga yung video vlogger eh. Isama sa video vlogger. So out na. Puntaan ko lang yung tropa kong isa ron. Bubuksan ko yung ilaw. Pas na. Lars! Ayun ang ka-roommate ko dati. Si Larry. Dati yun. Yung nare-hair, nalipat na ng room eh. Lars, tinapay. Sige. So, pupunta tayo sa vending machine mga kababayan. Yun yung vending namin. Ano lang yun eh. So, parang tulig dito mga kababayan. Siguro yung manakakilala sa akin din sa crowd. Sinagawa ano ni Randy. Bumigay na. Ito yung vending machine namin, medyo ubos na yung tinapay eh. Parang okay itong... Yan. Tapos tayo dito ng... Kano ba yun? 27. Tapos 10. So, number 5 yan mga babayan. Press natin number 5. Ayun na. Ayun nga. Tinapay natin oh. Hindi tayo ng gatas. Ayun gatas din oh. 32. Ito segmenta. So yan mga babae, dun ako sa may bandang gilid. Pagkukwentuhan tayo ng konti. Ito yung tinapay. Binulis ako yung gatas. Nurse, kain. So yun mga babayan, ito nga yung nabili natin. Oh. Yung gatas niyan. Favorite ko ito eh. Saka itong tinapay. Pray muna bago kumain. So yun mga babayan. Habang nakain ko ito, kuwento ko sa inyo yung mga nangyari sa akin nakarang araw mga babayan. So yun nga, pumunta kami na si Inju. Nag-video vlog ako doon, hintayin niyo yung upload ng video vlog na yun. Yung prenup ni, ano, ng katrabaho rito, si Ryan tsaka si Lovely. Doon sa may Fresh Moods, check niyo yun, yung lugar na yun, napakaganda doon. Hintayin niyo yung upload ko ng video na yun. So yung mga kababayan, papasalamat ako kasi na-reach natin yung 2,000 subscribers dito sa YouTube channel. So saan ka man sa mundo mga kababayan, maraming salamat. So
try ko rin na pagigiyan po yung pag-video vlogging natin sa mga darating na araw. Cheers! Actually, may straw to. Hindi ako kumuha. Hindi ako may lumag straw doon. Kwento ko lang sa inyo. Ito mga nakarang araw, mga kababayan, is tutuwa ako kasi alam nyo ba yung in-upload ko na yung ukay-ukay shoes sa may Fuway Flea Market? Check nyo ako, hindi nyo pa napapanood. Bago ako kasi pumunta doon sa lugar na yon, pinag-isipan ko yung video vlog na yon na mga halos isang linggo sa loob ng production. Tsaka yun nga, pag nandito ko sa loob ng dormitory, kung paano ko gagawin yung video vlog na yon. So sa yun nga, sa tulong at tawa ni Lord, nag-trending yung video vlog natin na yon. Kaya tayo. Ito habang kinakausap ko kayo, ano to mga kabayan? 27,000 na yung views na yun, yung Fuway Flea Market na yung ukay-ukay shoes na yun. Tsaka sa may pumunta pa ako ng used gadget store. So okay, maraming salamat sa inyo mga kababayan. So ito naman, nung mga nakaraan din ko, kukwento ko sa inyo mga kababayan. Dapat meron din akong video vlog nung year-end party namin. Kaso hindi ko natapos. Bakit? Kasi, ewan ko, siguro nadidismay ako kasi hindi ako nanalo. So what's up mga kababayan, nandito kami ngayon, may gaganapin kaming year-end party ng company namin ngayon. So nandito yung mga department ko, ito mga Piloy. Mga kababayan, 5,090 na po. 5,090! So hindi ko natapos yun. Actually, ano yun, naumpisahan ko yun. Hanggang sa may kalagitnaan. Pero hindi ko natapos. Hindi ko alam bakit. Parang tinamad ako mga kababayan. Hindi ko natapos. Pero hindi dapat yun, syempre, diba? Siguro nag-expect lang ako ng labis. Kaya, yung disappointment, napakalaki. So, learning experience yun. Okay yun. Tapos yung nakaraan linggo, mga kababayan, alam niyo ba? May OT na kami. Nakaraan linggo. 10 hours. So yan mga kababayan, huwag niyong gagawin yung ginagawa ko. Nagsasalita habang kumakain. Hindi maganda yun, lalo sa mga bata. Masa nangyari pa mga kababayan? Ito pa nga. Yan nga, yung kinuwento ko sa inyo, yung lakad ko noong linggo, umuwi ako. May nakita ako doon ng used gadget store. Mag-video vlog din ako doon. Hintayin nyo yun kung saan yung lugar na yun. Okay doon yung mga kababayan. Habang namimili ako, tinitignan ko yung mga gadgets doon, mga used na. Tapos mayroong dalawang Pinoy pumunta doon. Yung isa, medyo matanggal. Nakatingin sa kan, hindi ko alam ba't ako tinititigan. Ayun pala mga kababayan, mukha niya ako. Na, uy, sabi niya sa akin, sir, mumukha kita. Ikaw yung vlogger, di ba? Ayun, gagawin na sila. Oo, sir, ako yun. Yun, tapos hindi niya alam kung, hindi ko rin alam kung nga-apiro, kakamay. Oh, no! Tapos mga kababayan, lumabas ako. Gusto ko sana isipin kung ano yung mga tinignan kong gadget dun eh. Inisip ko yung yung, yun nga, yung kababayan natin eh. So, shoutout sa'yo kababayan. Yun nga, na-recognize na, umabot yung mukha ko sa Sinju. So mga kababayan, sa lahat ng mga gusto magpa-shoutout din sa akin, pasensya na kayo. Tsaka yung mga hindi ko gano'n nare-replyan, pasensya na kayo kasi syempre, hati-hati din kasi yung oras ko mga kababayan. Kung makapansin yung uploads ko ng video, sinusubukan ko naman na maka-at least tatlo o dalawa sa isang linggo. Pero alam nyo na, OFW tayo, trabaho tayo, priority natin to, 8 to 5. Minsan overtime pa. So, hati-hati yung oras natin mga kababayan. Trabaho. Tapos, syempre, yung family pa natin. Tapos, yung, syempre nga, yung girlfriend ko pa. Shoutout nga pala sa pinakamamahal ko babae, Jennifer Agayo. Hati-hati yun mga kababayan. So, pasensya na kayo sa mga hindi nung re-replyan. So, talagang sinusubukan ko naman na ma-reach kayo. Tapos, pag may mga katanungan kayo, good or bad mga kababayan, kahit hindi maganda yung sasabihin nyo sa akin, okay lang. Kahit ibas nyo, okay lang. Yun nga, para ma-inspire din ako na gumawa pa ng mga video vlog. Para kung may plano ka pumunta rito sa Taiwan, at least may idea ka kung ano yung buhay natin dito. Tapos, kung gusto mo rin magbakasyon, try mo rin magtanong. Tignan ako kung kaya mong sagutin. Kung ano ba yung pwede mong ma-expect dito pag nandito ka na. So yun nga mga kababayan, kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga susunod na uploads ko. So nag-iisip ako ulit na pumunta dun sa isang nakita akong na ukay-ukay na, yun nga, market. So, hindi ko exactly alam kung ganun din siya alaki. Kung ano pa yung mga tinda doon, check ko pa yun. So, pag-aaralan ko, paano natin na gagawin yung video vlog na yun. Na try natin na mas okay pa doon sa mga nauna. Pupunta tayo sa Taipei Main Station. Papasok tayo sa loob. Nasabi sa Jarin ako doon sa may dulo ng red line. Kasi titignan natin yung jump off doon. Aakit tayo ng mundo ako mga kababayan. So, ang hiningkod. Si Randy TV isa.
ayun nga, umakit din ako ng bundok sa Pilipinas, mga kababayan. Mountaineer din tayo. So, try natin umakyat doon. So, mag twin day hike tayo dito sa may Taipei lang. Malapit lang yun dito, mga kababayan. Try natin mag video vlog sa bundok. Okay ba yun? Samahan nyo ako doon, mga kababayan. So, yung mga kababayan, since yun nga, nandito, kwentuhan lang naman tayo, mga kababayan. Try natin magbasa ng mga comments dito sa YouTube channel natin. So, unang comment dito, nag-comment siya doon sa may ano natin, sa may bagong sahod na ano, na video vlog. Si ano, shoutout kay Archel Soriano. Sabi niya, kami dito sa Japan, kahit medyo malaki sahod namin, sa Taiwan, ukay-ukay lang, okay na. Kailangan wise na tayo ngayon. Hindi habang buhay na nasa abroad. God bless, mga kababayan. So, yun nga. Shoutout kaya ulta kay Archel Soriano na OFW sa Japan. Kailangan siyempre, kahit OFW ka, magiging wise din. Kasi, at the end of the day, pagkatapos ng contract natin, may isip mo dapat pala nag-tinodo ko yung savings ko ng mga nakarang panahon. Diba? O, yun. So, ito, may isang comment din na galing kaya kay kabayan na Julius Math Castro. Sabi ni Boss Julius Matt, nag-comment siya sa video vlog natin na walang Pasko-Pasko, trabaho. Yon yung video vlog natin ngayon. So, ang sabi niya, Tol, ano gamit mo sa pag-vlog? Pwede ba malaman? Kasi gusto ko rin matuto. Salamat. So, sa mga nagtatanong nga pala, so marami nagtatanong sa video sa YouTube channel natin kung ano yung ginagamit ko na camera. Itong camera na to, mga kababayan. Is ito yung Canon G7X. Canon G7X Mark II. So, check nyo na lang yung specification niya sa Google kung ano yung yung spec nito. So yung mga kababayan, bago tayo bumasa pa ng isa pa, gusto ko na i-promote yung Facebook page ng church namin. Check nyo yung Facebook page namin, yung Church of God Bible Forum. Kahit anong religion nyo, try nyo i-check yon, please. Nakikiusap ako sa inyo, mga kababayan, sa mga subscribers ko. Try nyo lang i-check, tapos paki-like na lang rin, tsaka follow. So yung mga kababayan, no, meron tayo ditong nagpapa-shoutout. So, si April Jan Delejero, sabi niya rito sa comment niya. Nag-comment siya dun sa Happy New Year from Taipei 101. Welcome 2019 na video vlog natin. Sabi niya, idol na kita kabayan. Galing mag-vlog. Yun na nga. Pa-shoutout next vlog kabayan. So, ito na yung mga kabayan. Shoutout nga pala kaya April Jan Delejero. Yun, so, salamat sa panonood mga kababayan. So, yun nga pala mga kababayan. No? Sa mga nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Taiwan, hintayin nyo yung next video vlog ko sa mga darating na araw gagawa tayo ng video vlog patungkol dun sa kung paano mag-apply, yung set of requirements, ma-try natin sagutin yung based on my experience, yung mga gastusin, expectation, kapag ongoing na yung application nyo, ano ba yung pwede nyo expect dun. So, syempre sa mga nagtatanong, marami nagtatanong dito sa YouTube channel natin, kung ano yung agency ko sa Pilipinas, check nyo yung Facebook page ng agency ko, yung Grand Placement doon sa Malate, doon sa TAF sa Maynila. Check nyo mga babae, hindi ko pinopromote yung agency ko, pero syempre masasabi kong legit yung kasi syempre nga nandito nga kami, di ba, mga babae. Check nyo yun. So sa Facebook page nila, nagpo-post sila doon, mga babae, ng hiring nila sa mga panahon na yun. So at hindi lang sa Taiwan, kahit sa ibang part ng mundo yun. So yun nga, electronics, minsan mga caregiver, mga ganun. So yun lang mga babayan, ulit ako. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sa mga bagong subscribers, tsaka yung mga subscribers ko na dati. Ulit, itong YouTube channel ko to, isa patungkol to sa mga buhay ng mga OFW dito sa Taiwan, mga kababayan. Maraming salamat kasi nakita mo itong YouTube channel ko, mga kababayan. So, support na lang din sa mga darating na araw, mga kababayan. Pagagandahin natin. Susubukan natin pagandahin yung video vlogging natin sa mga darating na araw, mga kababayan. So, syempre mga kababayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel ko, pasuyo na lang, pakiclick na lang yung subscribe button at yung notification bell para hindi mo malagpasan o hindi mo ma-miss yung mga susunod na mga uploads ko patungkol sa mga buhay ng mga OFW dito sa Taiwan. Tingin ko rin mga kababayan, sa ibang part ng mundo, yung mga OFW makaka-relate kung anong klaseng buhay yung pagiging isang OFW. So, stay safe mga kababayan, stay safe, God bless.